po, Pilipinas. Magandang hapon po, Central Luzon. Andito po tayo ngayon, dito po sa Barangay at Lobola, sa siyudad ng Mabalacat, Pampanga. No? Isang malungkot na balita po. At tayo po ngayon ay nandito upang pong kapanayamin ang pamilya ng isang 15 taong gulang na babae na napas lang noong 28 ng Oktubre. Andito po tayo ngayon sa kanilang tahanan kung saan siya ay nakaburol. Ito po dinat ng po at bigan ng dalagitang napas lang dito po sa siyudad po ng Mabalacat. Tay, magandang araw po, no? Magandang araw po. Unang-una po, nakikiramay po ako sa inyo. Po, maraming pong salamat. At, tay, kung pwede ho, ipakilala niyo po yung inyong sarili at ano po yung inyong... Ako po si Manuel Infante Jr., tatay po ni namatay na si Marjorie Joy Rivera Infante po. Tay, pag-usapan natin yung araw na mawala si si Marjorie po. Paano po ba kayo huling nagkausap? Kailan po ba kayo lang nagkausap at ano po yung mga nangyari bago yung kanyang pagkawala? Sa yung pong papasok na sa school, kasi magtitest sila umaga. Tapos lumabas po siya ng mga around to 10 o'clock a.m. Yun po magkasama na kami. Ngayon po, medyo naano na ako, yung nanonood po kami ng TV, dalawa, ay kaming dalawa. Kasama yung minsan, yung pinsan nila, yung pangkapatid. Tapos po yung bandang 12:45 po ng ano, aalis na po sana ako. Kasi po isa ako sa mga Kristo sa sabong sa ano, sa Conception. Minsan dito po sa Mabiga. Ayun po yung trabaho ko, tagapusta sa mga Kristo po sa sabong. Ngayon po, pagalis ko, yun nga po, yung bandang 12 o'clock, medyo tatapos ko lang po maligo, nagpahinga ng konti, nanood ng TV. Paalis na po sana ako, bandang 12:45. Opo. Ngayon, nagmotor po ako nung papunta dun sa, ano, papunta na po sana ako sa Conception ng Tarlac. Tapos po, yun, na-flat po yung gulong sa harap ng motor ko. Pumalik ako dito. Tapos, pinagawa ko muna sa anak ko si kay Mark Richard, yung lalaki. Tapos, yun po yung inintay namin maano yung, inintay ko po maano yung, mabolkanize muna yung gulong niya. Tapos, bandang 2 o'clock po, kasama ko siya, nagbabanding muna mo kami, bumili po siya ng shake, kaming dalawa, tapos nagmerienda kami. Tapos po, bandang ng 2 o'clock to, pas, iniwan ko na po siya, sabi ko, punta na ako sa sabong sa may piga. Kasi may ano, baka madisgrasya ako dun sa Conception, kasi may sinyalis na na-plat yung motor ko, kaya dito na lang ako po sa Mabiga, sabi ko. Ngayon po, iniwan ko siya nung 2 o'clock na umalis na ako, nagpunta ako sa sabong. Siya naiwan na dito. Ayaw ko lang po ano yung ginawa niya. Baka nanonood lang po na siya ng TV. O, hindi ko po alam yung ginagawa niya. Naiwan lang po siya sa bahay. Tapos ako po, pagbalik ko, bandang around 5 o'clock, nadatnang po rin siya. Tapos sabi ko sa kanya, bili ka ng kape. Magkakape ako, sabi ko. O, kasi po siya nagkakape na eh. Nakita ko nagkakape na. Ngayon, bumili siya ng bandang 5 pass. Dito po sa tindahan ni nanay, dito po siya bumili. Malapit lang po sa amin. Ngayon po, nakabili naman siya. Around 5:30, nung gumawa siya ng bandang, ang kape, ginawa na po ng kape. Tapos, ako nagsiselfon siya ako. May kinakain siya ng siomay, tapos nagkakape rin siya. Ngayon po, bandang 6:30 na po niyan. Sabi niya, maliligo na ako, tayo sabi niya. Tapos, bago ako maligo,
mahugas muna akong paa. Kasi nasanayan ko po kasi mag-ano nang igaan ko sa loob na maghugas ng paa bago ilatad yung pom namin na ano. Tapos, sabi ko, mahugas muna po ako ng paa bago ako maligo. Sige, sabi. Naghugas po ako ng paa. Tapos, ang ano niya, paglabas ko, mga 20 seconds lang yung paghugas ng paa. Hindi, madalian lang po kasi malapit na yung banyo. Dito lang po yung ano niya, yung puan dito eh. Tapos, Joy, buli ka ng ulam, sabi ko sa kanya. Ngayon po, tinignan ko, wala na siya. Dumabas ako, wala na rin, tinignan ko sa ano, sa mga kanto, wala na. Yun na po yung pinakauli naming ano, pag-uusap. Tapos, nung medyo nagduda ako sa kanya, tatawagan ko sana, naiwan niyo pala yung cellphone niya dito, naka-charge. Kaya hindi ko matawagan. Medyo, ano, di pa rin po ako nag-ano, kasi bago po kasi yon sa umaga pa lang sinabi pala ng mga klase niya, nalaman ko na, pero sinabi po rin sa akin yung pagdating ng umaga na pupunta sila ng Severa. Opo. Ngayon po, sabi nung mga klase na confirm niya nung pumunta si dito gabi, tapos sabi nila, sabi ni Marjorie, pumunta kami sa Severa. Ngayon po, sabi niya na, sabi ng mga klase niya, yung mga kaibigan niya, hindi kami makakapunta, hindi makakasama, sabi niya. Hindi naman sinabi yung dahilan. Ang sabi naman ni Marjorie, yung anak ko, sige, kung hindi kayo sasama, iiwan ko na kayo, sabi niya. Medyo nagpapaiwatig po ng yung pangitain po, yun. Tapos, bandang alas 8, hindi pa rin po ako mapakali. Initay ko pa rin po siya. Alam ko, nagpunta lang sa Severa, baka hindi, ano lang, medyo, hindi rin po siya napahalan, basta't malis na lang ng ano eh. Tapos, sabi ko, bandang 9 na, binahalap ko na po sa mga pinsan niya. Sabi ko, anak, punta mo sa Severa yung kapatid mo. Sabi ko, pinuntahan niya po, wala, hindi niya nakita doon. Tapos, pumunta po sa bukit, hindi rin niya nakita. Tapos, may nagsabi naman na bandang 10 o'clock na may event po daw doon sa Aguso, San Francisco. Ako na yung nagpunta, ako na tumingin doon. Ako kusang nagpunta roon. Tinignan ko malapit doon sa cemetery, wala namang event. Kagad na rin akong umuwi. Ang nangyari po noon, sinalang pinatingin ko na naman. Ngayon na nung nasa bahay na ako, medyo sumakit yung nag-CR po ako, mayroon na namang ano, pangitain na naman po yun. Makabang na parang sa kanya, ano, yung parang, may pumasok na tao. Yung pong alam mo na anak mo yung pumasok, sabi ko sa kanya, hindi nasa CR ako, Joy, ikaw na ba yan? Saan ka galing? Wala pong nagsalita noon, walang comment. Tapos po, nung nandun pa rin ako sa CR, narinig ko yung kapatid niya, ito dalaga, si Cecilia. Sabi niya, Joyce, ang kagaling, nahanap ka ni Daddy, sabi niya. Tapos po, nung paglabas ko, akala ko puta, nandun dito sa bahay namin. Nang tinignan ko po yung kwarto ng anak ko, natutulog siya, wala siyang kausap. Para pong nagpaiwatig lang. Tapos bandang pong 10 o'clock, ito po yung pamangking ko, sabi niya. Nakakapunta na doon sa crime scene. Ito po yung pamangking ko, si Justin, Mark Justin. Ito po, siya po, interview, siya po magsasalita kung ano yung nakita niya bandang 10 o'clock. Kasi po ako, dumating doon bandang 11:30. Ngayon po, yung, kaya po nakarating ako ng 11:30 noon. Kasi yung ito, sinyat muna si mama niya. Kasi sila nauna doon. Wala pa akong nare-receive na text o chat. Ngayon po, may nag-chat sa kanya kay sa anak ko, kay Mark Richard, na ganito, nandun sa, ganun si Marjorie, sabi niya, punta ka na, daddy, sabi niya. Nandun po ako doon sa labas ng, ano, sa daan.
talagang inintay ko at yung ano nila kung nasaan sila kung tapos po nung pumunta kami doon sila na nauna na nakita na si Mark Justin saka yung nanay niya si Nobby San Pedro. Gayun po yung pagdating namin doon sa crime scene positive talagang siyang yung pinatay. Tapos yung nakita namin doon sa crime scene yun po yung marami siyang bugbog. Tapos yung mukha niya nakapalibot doon sa mga sa buhok niya. Tapos yung salawal niya panty na lang natira hanggang dito sa paa. Di tinanggal po nandito hanggang sa binte yung ano niya yung panty niya. Tapos nakaiga na lang siya hindi na siya wala nang buhay. Siyempre po yung mga dito po kami umiyak ng kami po magpapamilya. Hindi po namin alam gaganoin siya. Hindi ko naman po siya inaano basta alam ko yung mga anak ko mahal na mahal po siya. Lalo na siya po so ito klak pa lang talagang inaano ko na siya, hindi ko na siya pinahalis sa bahay. Tuklak na dito na sa bahay. Bago ang matulog, chinecheck ko muna siya. Tinitignan ko yung sa kwarto, saan kasi siya, kung nandyan siya. Kasi po yung mga lalaki, may mga syota yan. Pero kasama po yung mga inahanap ko pag wala sila. Pag alimbawa, kahit kamukha nito yung sa anak ko panganay, ay sa pangalawang pang anak, so, kapatid ni Marjorie. Nagsusundo siya ng ano ng girlfriend niya pag 10:30 ng gabi kasi nagtatrabaho po nga yung girlfriend niya. Okay lang po yun kasi lalaki siya, iniingatan ko talaga yung babae kaya po di ko maisip na ganun mangyayari. Ay, para po sa kaalaman po ng lahat no, anong klaseng anak po ba si Marjorie? Napakabait at sa inyo po at sa kanyang mga kapatid, anong klaseng apo, kapatid po ba siya? Ako ang mapapatunay na sobrang bait niya. Tapos po yung bisan yung kakainin niya tapos bibigay sa'yo. Tapos tikman mo ito, sabihin niya, hindi po siya bastos. Magandang mag-isama po sa mga kaibigan niya. Napakabait niya po. Tapos yung mga kapatid niya kasundo lahat. Tapos yung mga yung masipag naman po sa bahay yun. Pagdating niya galing sa school hindi yung inuuna yung pa yung ano niya pa pag marumi yung sa lababo yung mga plato iniugasan niya kagad. Tapos po yung mga damit na nakasampay tinutupi. Tapos po pagkatapos nun mag-aaral na siya ng leksyon niya, assignment gagawa, ganun po yun, araw-araw, alos ganun yung ginagawa niya. Tay, pagdating naman po dun sa responde, no? Pag-responde ng pulis, no? Ano naman po yung kanilang nasabi na sa inyo kung